Hello and welcome sa ating panibagong video. Ang pag-uusapan nga natin sa video nga to ay ang bunsong anak ng ikapitong Hokage na si Himawari Uzumaki. Kung gaano nga ba kalakas to? Sa mga di pa nga nakakaalam, etong si Himawari ang napili nga neto ni Kurama para sa kanyang next Jinjuriki. Kaya nga sa video nga to itatalakayin nga natin kung gaano nga ba kalakas etong si Himawari. At bago tayo magsimula ay pindutin mo ng like at subscribe, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa anumang anime reviews sa channel na to. At tara, simulan na natin. Uzumaki Himawari, gaano nga ba kalakas ang batang to na bunsong anak ng ikapitong Hokage? Si Himawari nga ay nakilala natin bilang isang mabait na bata. At ang nakikita ko ngang pagkatao neto ni Himawari ay katulad na katulad dito kay Hinata sa kanyang ina. Dahil nakita naman natin during laban nga neto ni Hinata kay Pain ay overpower talaga etong si Pain. At maski nga etong si Tsunade ay hindi nga nakasabay dito. Ngunit etong si Hinata ay nag-lock in mga idol kung saan naging seryoso nga etong si Hinata dahil nga mahalaga sa kanya etong si Naruto at dadakpin nga ito ni Pain. At dun nga natin nakita etong si Hinata na nakipaglaban dito kay Pain ng seryoso. At sobrang lakas nga rin dito ni Hinata kung saan nakasabay nga siya dito kay Pain. Ganun na ganun nga etong si Himawari dito sa Borto. At nakita nga natin yan nung araw nga na ipopromote nga etong si Naruto o ipapakilala bilang ikapitong Hokage ng Konoha. Kung saan na knockout niya nga etong si Naruto at Kurama gamit lang ang kanyang one hit shot. Kung saan bumagsak nga talaga etong si Naruto at napatulog niya nga ito ng isang buong araw. Ganun kalakas etong si Himawari mga bro. Sa edad na 5 taong gulang ay napabagsak niya na nga ang ikapitong Hokage ng Konoha gamit lang ang one shot mga idol. Kung saan bumagsak talaga ang ating pinakamalakas na ninja. So dun pa nga lang sa episode din ay may ipinakita na nga sa atin etong si Masashi Kishimoto sa lakas neto ni Himawari kung saan hindi nga matukoy kung gaano nga ba talaga kalakas ito. At kung babalikan nga natin dito sa chapter 77 ng Boruto manga ay eto nga si Daemon ay mayroon nga na sense na sobrang lakas na kapangyarihan o enerhiya dito kay Himawari. Kahit naman etong si Himawari ay nagulat sa ginawa neto ni Daemon kung saan naatakiin nga siya neto. Kahit nga walang ginagawa etong si Himawari ay nasense nga neto ni Daemon kung gaano nga ba kalakas etong si Himawari. At ang maaaring nga nangyari sa oras na yon ay etong si Kurama ay napunta na nga ng tuluyan dito kay Himawari. Ngunit hindi nga lang nagigising etong si Kurama dahil nga sobrang onti pa ng chakra neto dito kay Himawari. Hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin matukoy kung gaano nga ba talaga kalakas etong si Himawari. Pero masasabi ko na mga idol o confirmation na nga natin na etong si Himawari ay OP nga ito sa time skip. Kung saan dito nga sa latest chapter ng Boruto manga ay etong si Himawari ay inireveal na nga bilang isang next Jinjuriki or the new Jinjuriki neto ni Kurama. Dahil kung maaalala nga natin, namatay nga etong si Kurama during laban nga neto ni Naruto dito kay Ishiki. Kung saan ginamit nga neto ni Naruto ang buong puwersa o lakas neto ni Kurama at ito'y tinatawag na Baryon Mode. Kagaya rin to ng Golden Silver Brothers na si Kinkaku at Ginkaku. Na kung saan nang kinain nga sila dito ni Kurama ay nakakuha nga sila ng chakra nang mailuwa nga sila neto. Ngunit ang pinagkaiba nga lang nila dito kay Himawari, etong si Himawari ay wala nga siyang ginawa. Kung saan isinilang talaga siya na meron nga netong chakra neto ni Kurama. Kaya nga nung time nga na nawala nga etong si Kurama ay etong si Himawari at Boruto lang ang possible niyang mapuntahan. Dahil nga ang dalawang ito ay pinanganak na nga na merong taglay na chakra neto ni Kurama. At masasabi kong mas marami nga lang ang chakra na nakuha neto ni Himawari kesa dito kay Boruto. Kaya nga dun nga siya napunta dito kay Himawari at nabuo nga. At dun na nga uli nagbalik etong si Kurama dito sa latest chapter ng Boruto manga. Kung saan dito nga na-detect neto ni Jura. So dun na nga kinumpirma neto ni Musashi Miyamoto na etong si Himawari ang the new Jinjuriki neto ni Kurama kung saan magiging overpower na karakter ito sa Boruto. Dahil nga meron nga etong si Himawari na Byakugan plus Kurama mode, so masasabi na talaga natin na overpower talaga ang batang to. Kapag na-develop niya na nga etong Byakugan niya at etong si Kurama ay masasabi natin overpower talaga siya mga idol. At eto pa mga idol, kung saan hindi nga mararanasan neto ni Himawari etong mga naranasan ng kanyang ama na si
Naruto Uzumaki. Dahil nga alam naman natin na si Naruto ay nahirapan nga sa pagkontrol dito kay Kurama. At may mga time pa nga na hindi niya talaga tumakontrol. At hindi lang yon, kung saan hindi niya nga rin nakakausap ng maayos etong si Kurama. Dahil nga puno nga ito ng galit dito sa mundo. Pero ngayon nga na nakaimawari na siya ay nakakausap na nga ng maayos etong si Kurama. Pero nandun pa rin yung pagiging masungit niya. Pero nakakausap na siya ng maayos at naaalala niya nga ang mga nangyari sa kanila. Lalo na etong ginawa nilang last na laban dito kay Ishiki, neto ni Naruto, etong Baryon Mode. Kaya nga ang gusto nga dito ni Kurama ay tulungan nga etong magkapatid na si Boruto at etong si Imawari. Dahil alam naman natin na ikinulong nga ang mga magulang nila neto ni Kawaki sa ibang dimensyon. Kaya naman wala nga pumaprotekta o nagbabantay sa kanila. Lalo na dito kay Imawari na kung saan naiwan nga mag-isa. So kahit nga baby Kurama pa nga lang ang nakita natin dito kay Imawari ay magiging overpower pa rin talaga na karakter ito sa Boruto. Kung saan meron pa nga siyang Byakugan plus Kurama mode ay masasabi natin talagang overpower o god mode talaga ang mangyayari dito kay Himawari. At hindi lang yon, dahil nga alam naman natin ng kanyang ama na si Naruto ay reincarnation nga neto ni Ashura, ang anak neto ni Hagoromo. Plus meron pa nga siyang Byakugan na galing nga sa kanyang ina na si Hinata sa Yuga Clan, na kung saan eto namang si Hinata ay descendant nga neto ni Hamura. Kaya nga masasabi nating etong si Hamura at Hagoromo ay nagsama nga uli ang chakra nila dito kay Himawari. At kapag napag-combine nga etong chakra ni Hagoromo at neto ni Hamura ay ang kakalabasan nga ay etong pag-awake ng kapangyarihan neto ni Kaguya Utsutsuki. At pag nagkataon nga na ma-awake nga neto ni Himawari ang kapangyarihan neto ni Kaguya ay lalabas nga dito ang Rini Sharingan. At masasabi na nga natin god level na nga rin etong si Himawari at kaya na makipagsabayan sa kanyang nakatatandang kapatid na si Boruto. Ngunit sa kasalukuyan nga ay delikado nga ang buhay dito ni Himawari, kung saan hinahabol nga siya neto ni Jura pati ni Hidari, kung saan gusto nga siyang kunin neto dahil nga na-detect nga o na-sense nga neto ni Jura etong kapangyarihan neto ni Kurama sa kanyang katawan. So abang-abang na nga lang tayo sa mangyayari dito sa Boruto Manga Vortex Chapter 10, mga idol. Abangan nyo nga ang ating chapter 10. Kapag umabot nga ito ng 100 likes ay i-review nga natin etong 110. Pero kapag hindi naman, ay sad. Pero pindutin mo ng like, mga idol. At kung umabot ka nga sa video nga ito ay pindutin mo na rin ang subscribe button. Pero para sa iba, malalagpasan kaya neto ni Himawari ang lakas ng kanyang ama at ina na si Naruto at Hinata? Ilagay mo nga ang opinion mo sa baba ng ating video at mag-comment ka na dyan para nga ma-shoutout kita sa ating next video. At huwag mong kalimutan i-like ang ating video pati na rin i-subscribe para nga updated ka sa anumang anime reviews sa channel na to. At bago nga tayo magtapos ay shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa pagsuporta at sa panonood ng ating video. Kaya nga kung gusto mo rin ma-shoutout sa ating next video ay siguro doon mag-like at subscribe at pag-comment ka na rin sa baba ng ating video. So hanggang doon na lang, mga idol. 100 likes para sa chapter 10. Peace out.